It's now time to reflect on this week's Sunday Gospel. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po pala si Brother Patrick John E. Mariano mula sa Order of Carmelites at nandito po tayo sa Sagrada Familia Parish dito po sa Bagong Silangan, Quezon City. Tayo ngayon ay nasa linggo ng Palaspas o Palm Sunday o tinatawag ring linggo ng pagpapakasakit o Passion Sunday. Dito magsisimula ang mahal na araw o Semana Santa. Ang dalawang ebanghelyo na maririnig natin sa araw na ito, sa pagbabasbas ng palaspas na nagsasalaysay na matagumpay na pagpasok ni Jesus sa Jerusalem, at ang isa naman ay nagsasalaysay ng dusa at kamatayan ni Jesus. Ang buong pagbasa ay tinatampok ang kababaang loob ni Jesus at ang kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos Ama hanggang kamatayan sa krus. Ito ay kumbagay overture o kabuuang silip na mangyayari ngayong Semana Santa. Ang tagumpay na nakakamit sa kahit saang larangan ay may kaakibat na sakripisyo at paghihirap. Wika nga natin, kung may tiyaga, may nilaga. Sa mga kumukuha ng board exams, makikita natin ang hirap ng mga mag-aaral upang makapasa sa gayong exams. Maging sa trabaho ay nagsisikap din tayo na kumita para sa pamilya. Ang iba naman ay pinag-iigihan ng pag-iensayo sa iba't ibang larangan ng sports upang makamit ang kampyonato o gintong medalya na nagdadala ng karangalan sa ating bansa. Lahat ng ito ay nangangailangan ng sakripisyo at pagtalima sa disiplina upang makamit ang tagumpay. Pinaghihirapan lahat ang pagtatagumpay. Ngunit walang mas titimbang sa tagumpay na nadarama ng isang pamilya, lalo na ang tagumpay ng mga anak. Tuwing sasapit ang graduation, makikita natin ang mga kabataang nagmamartsa sa entablado upang kunin ang diploma at sabay tawag sa pangalan ng may kaakibat na parangal. Sa tagumpay ng mga anak, naroroon ang mga magulang na naluluha dahil sa kanilang tiis at paghihirap ay nasusulit dahil nakita nila ang kanilang anak na nagtapos. Ang ibang mga magulang na OFW, makikitang sulit na sulit ang kanilang sakripisyong ginagawa dahil ang kanilang mga anak ay sumusunod sa ninanais nila na makapagtapos sa pag-aaral ang kanilang mga anak. Marahil gayon din ang Diyos noong makita niya ang kanyang anak na si Jesus na pumasok sa Jerusalem. Sinunod ni Jesus ang kalooban ng Ama. Hanggang kamatayan sa krus, tiniis lahat ni Jesus ang pananakit ng kanyang katawan, pagkutya ng mga tao at kawalan ng paniniwala sa kanya. Hindi naging tugon ni Jesus ang dahas kahit marahas na ang tao sa kanya. Ang naging tugon ni Jesus ay kapayapaan. Ang kapayapaan na ito ang siyang kalooban ng Diyos na sinunod niya hanggang kamatayan sa krus. Mas matimbang ang tagumpay na ipinadama ng Diyos na nagmamahal at nagmamagandang loob sa atin dahil sa kanyang anak na si Jesus. Hindi nagyabang si Jesus na siya'y anak ng Diyos. Buong kababaang loob niyang sinunod lahat. Ang kataasan at katigasan ng ulo ng tao ay kumukontra sa ipinapakita ngayon ni Jesus. At sa huli, napagtagumpayan niya ito sa muling pagkabuhay niya na maging ang kamatayan ay kanyang nagapi. Ang hamon sa atin ngayong mahal na araw, ating pagnilayan at bigyang importansya ang buhay ni Jesus na siyang naging ehemplo ng pagsunod ng kalooban ng Diyos. Sa bawat pasyon na ating babasahin at aawitin, sa bawat Station of the Cross na ating gagawin, sa bawat pag-aayuno at pagtitika natin, ating alalahanin na ang buhay ni Jesus at ang kanyang sakripisyo ay bunga ng pagmamahal ng Diyos, na ang ating paghihirap sa ating buhay ay may tagumpay na nababatid natin. Ang bawat sakripisyo ay hindi nasasayang kung may kagandahang loob at kababaang loob na ginagawa. Dahil ang Diyos ay hindi natutulog sa bawat taong nakararanas ng hirap at dusa. Ang bawat hirap ay may ginhawang naghihintay, at ang ginhawang ito ay hatid ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus na ipinapadama sa atin ng Banal na Espiritu upang madama natin na hindi niya tayo pinababayaan at kasakasama natin siya tuwi na. Amen. Muli po, ako po si Brother Patrick mula sa Order of Carmelites at magandang araw po sa lahat.